Basa mula sa ikalawang aklat ng mga Kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Juda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang buog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din, anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babilonya. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babilonya ay masakop ng Persya. Sa gayoy natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya, ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. Ang salita ng Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami rooy nakaupong tumatangi sa tuwi ng ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig, naaliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa Siyon yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon, ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa mga darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti at itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko pong batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong pagninilay ng salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Yun pong mga nasa Taiwan, nasa Europa, nasa Italia, nasa Middle East, nasa USA, Canada, at sa iba't ibang bahagi ng buong mundo at ng buong Pilipinas, sumain niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Paborito po ng marami ang ebanghelyo natin ngayong linggong ito. Mula po dito yung sikat na John 3:16. Ito raw po kasi yung gospel in a nutshell, the hope diamond of the Bible. Ito nga naman yung buod ng kasaysayan ng kaligtasan. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. For God so loved the world, a love that is so much, extraordinary, tremendous, labis-labis na pagmamahal, lubos-lubos, buhos-buhos, naguumapaw. Isang pagmamahal na walang pagdadamot at walang pagtitipid. Sabi nga po ni St. John Maria Vianney, if you would only know how much God loves you, you would die. You would die. Palapit na naman po ang mga mahal na araw. Muli po nating babalikan yung paghihirap, yung pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesus, yung sukdulang pag-ako po niya sa kalagayan ng tao, yung kanyang pagsusuko ng sarili nang siya po ay namatay sa krus, yung pagsusuko ng kanyang sarili para matupad ang kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan. Maganda po sa Tagalog yung Holy Week, ang pagtatagalog po natin ay hindi banal na linggo, kung hindi mga mahal na araw. Mga mahal na araw. Sapagkat ang tunay na nagpapabanal sa linggong ito ay hindi naman po yung mga pagdurusa, hindi naman po yung sugat, hindi naman po yung paghagupit, hindi po yung maraming dugo, hindi po yung pighati, hindi lamang po ito tungkol sa mga pisikal na sugat. Dagdagan pa po natin yung pagtatwa, yung pagkakanulo, yung pag-iwan sa kanya ng mga alagad. Hindi po ito ang dahilan ng pagiging banal ng mga araw na ito. Ito po ay mga mahal na araw sapagkat sa bawat paghagupit, sa pagkapako sa krus, sa dugo, sa koronang tinik, sa lahat po ng kanyang pagdurusa at pagpapakasakit, punong-puno ito ng pagmamahal. For God so loved the world.
Ikalawa po, mayroon pong paanyayang pagmasdan, to behold. Doon po sa Ebanghelyo, narinig po natin yung pagtataas ng tansong ahas, pagtataas ng anak ng tao sa krus. Mayroon pong paanyayang pagmasdan at tignan ng masusi. Bakit kailangang tignan yung ahas? Bakit kailangang pagmasdan ang anak ng tao na nakapako sa krus? Masdan ninyo ang krus na banal. Behold the wood of the cross on which our Savior hung. Bakit kailangang pagmasdan ang ahas? Bakit kailangang pagmasdan at titigan ang krus ni Jesus? Ang ahas po, nakakatakot. Kapag ka po nanuklaw, maaari kang mamatay. Ang krus, ito po yung pinakamalupit na parusa at pinakakarumal-dumal na maaaring maranasan ng isang kriminal. The cross was an instrument of death. Nagsimula nga po yung Kristyanismo na hindi krus ang simbolo dahil nakakatakot at nakakahiya ang krus para sa lahat. Kailangan pong titigan yung ahas na tanso upang makaranas ng paghihilom. Sino man ang tititig sa ahas na tanso, gagaling. Kailangan titigan ang krus ni Jesus upang makaranas ng paghihilom. Sa krus, tinubos tayong lahat ni Jesus. There is an invitation for us to confront even what is painful, so that we can recognize and name whatever needs healing. Kapag hindi kinikilala, walang paghihilom. Kapag hindi pinapangalanan, walang paghihilom. Huwag po nating takasan yung mga nakakasakit sa atin, yung mga nagbibigay sa atin ng sakit. Kailangan po nating harapin. Kailangan po nating pangalanan yung masakit, yung mahirap, yung nakakatakot, yung madilim, para makaranas po tayo ng paghihilom. Ano-ano nga po ba yung uri ng pagkilala, ng pagpangalan? What are the types or the different kinds of naming? Kailangang pangalanan, kailangang kilalanin para magkaroon ng paghihilom. Una po, diagnostic naming. Katulad po nung ginagawa ng mga doktor, hinahanap po yung sanhi ng sakit o karamdaman. We have to identify the sickness. Pagkatapos lang po ng pagsusuri at batay sa pag-aaral, hinahanap yung sanhi ng sakit at doon lang po nakakapagtakda ng lunas o ng gamot. Kung hindi po tutuklasin yung sanhi, walang maitatapat na gamot. Walang maitatapat na lunas. Diagnostic naming. Ikalawa po, prophetic naming. Identifying what is painful, what hurts, what brings pain. Ganito po kapag ka sinusuri natin yung mga problema ng lipunan, ano ba yung ugat ng mga suliraning ito? Ganito rin po yung mga problema sa pamilya. Bakit merong hindi pagkakaintindihan? Kailangang tignan yung ugat, saan nang gagaling yung hindi pagkakaintindihan. Kasi po, may mga pagkakataon, ikinukubli po natin, itinatago natin, nilalagyan ng band-aid yung masakit. Iniiwasang harapin, iniiwasang pag-usapan. Kaya hindi po nasusolusyonan. Magandang tanungin, saan po nang gagaling yung galit? Saan nang gagaling yung inggit? Saan nang gagaling yung pagkamuhi, yung takot? Kailangan po nating harapin at pangalanan. We have to confront and name what is painful, what is dark, what is difficult. Kung hindi po, mumultuhin lang tayo ng nakaraan. Babalik at babalik po sa atin ang lahat ng ito. Mungkahi po sa akin ng dati kong parish priest na kapag ka meron daw pong lumapit sa akin na isang nanay
na parang minumulto siya ng kasalanan niya ng pagpapalaglag o abortion. Sabi niya, naranasan ko, makakatulong yung pangalanan yung batang inilaglag. At sabi niya, tinutulungan ko yung nanay. Sabi niya, kapag kasi ang kasalanan, abortion, parang multo yan na balik ng balik. Uusigin ka ng iyong konsensya. Kaya nga, sinasabi ko, pangalanan yung bata, sulatan, at humingi ng tawad sa bata. Kailangan pong pangalanan. Hindi pwedeng isang tabi lang, kailangang harapin upang makaranas ng paghihilom. Ikatlo po, prayerful naming. What is God telling me in this experience of suffering and pain? Ano ba yung sinasabi ng Diyos sa akin sa karanasang itong mahirap, madilim at masakit? Saan kaya ako dinadala ng Diyos? Prayerful naming. Ang panahon po ng Kwaresma ay panahon ng pagkilala sa lahat po ng bahagi ng buhay natin na nasugatan at nangangailangan ng paghihilom. Lahat po ng bahagi ng buhay natin na nawasak ng kasalanan, nasugatan ng paulit-ulit na paggawa ng kasamaan. We need healing for everything in our lives that have been marred and made ugly by sin. Upang sa pagsalubong po natin kay Jesus na muling nabuhay, makakamit po natin ng lubusan yung paghihilom at pagbubuong muli ng nagkapira-piraso sa ating buhay, ng nasugatan sa ating buhay. The experience of the resurrection will be an experience of healing and wholeness, the gift of the risen Christ. At ikatlo po, tinuturo po sa atin ng ating ebanghelyo, ang paghihiganti pala ng Diyos sa kasalanan ay ang krus. The revenge of God against evil is the cross. The revenge of Jesus when we sin is mercy. Sabi po ito ni Pope Benedict XVI at ni Archbishop Socrates Villegas. At sabi niya, yung sandalwood, kapag ka ito po'y initak mo, mabango po yung lalabas at maiiwan dun sa itak yung amoy ng sandalwood. Jesus Christ is like sandalwood that leaves its fragrance on the axe that cuts it. Christ, the face of God, leaves a fragrance of forgiveness on the sinner who nails him on the cross. Mabango ang pagpapatawad ng Diyos. Kung ang Diyos po, ang ganti sa atin pong kasalanan at kasamaan ay ang krus, kung ang Diyos po, ang ganti sa ating kasamaan ay ang kanyang pagpapatawad at habag, tayo, paano po kaya tayo gumanti? Kapag pinagsalitaan ka ng masakit, iisip ka ng mas masakit na salita para kapag gumanti ka, matatamimi yung nanakit sa'yo. Kapag sinaktan ka, iisip ka na kapag naghiganti ka, malulumpo yung nanakit sa iyo. Sabi po ni Cardinal Tagle, kapag natutukso kang gumanti, isipin natin ang Diyos. Kahit labis ang sama ng loob niya sa paglapastangan natin sa Kanya, hindi pa rin niya tayo sisirain. Pipigilan niya ang kanyang galit, pero hindi ang kanyang habag. Ang ganti po ng Diyos sa ating kasamaan, sa ating kasalanan, ay ang krus ni Jesus. Pagmasda natin ang krus ni Jesus. At sa krus na ito, mararanasan natin ang paghihilom. Ang ganti ng Diyos sa kasamaan ay ang kanyang habag.
sa bawat pagkakataon na nasasaktan po natin ng Diyos, napipigilan niya ang kanyang galit, pero hindi ang kanyang habag. Sapagkat kahit kailan hindi tayo nilayon, nasaktan ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.